Hello, blessed people. You are blessed by the Lord. Are you blessed? Amen. Ang salita po ng Panginoon sa oras na ito ay matatagpuan sa Book of Psalms, chapter 59, verses 11 to 17. Pero gusto ko lamang pong basahin ang dalawang unang bersikulo po nito. Sa Good News Bible, ganito po ang kanyang sinabi. Save me from my enemies, my God. Protect me from those who attack me. Save me from those evil people. Rescue me from those murderer. At ang pamagat po ng salita ng Panginoon ay defense and deliverance. O pwede naman po nating itagalog ang pagsanggalang at pagliligtas ng Diyos. Nasubukan mo na bang tumakbo o tumakas sa isang kapamakan na sa bintana ka dumaan o tumalon? Nakaka-relate ba kayo tungkol dito? Meron bang nakaranas ng ganong sitwasyon? Well, meron akong mga kakilala, mga pastor. Sabi ng isang pastor, noon naniligaw daw siya sa kanyang asawa, dumadaan siya sa bintana. Lalo na kapag lasing ang tatay ng dalaga. At kapag nandun na siya sa pintuan, wala na siyang dadaanan. Tatakbo na lang siya at tatalon sa bintana. Nakakatawa, di ba? Pero isang paraan para makaligtas sa isang kapahamakan. Meron ding isang pastor na hinabol pa ng kanyang magiging biyanan ng tabak. At kapag pinag-uusapan ang mga bagay na ito, napapabulong na lang sila at sabi nila, salamat na lang at nakaligtas ako sa kumukulong galit ng biyanan ko noong nanliligaw pa ako. At ang mga pastor na ito sa ngayon ay tanggap na sila ng kanilang mga biyanan. Alam niyo ba mga kapatid na sa Acts chapter 9, si Pablo naranasan niya rin dumaan sa isang butas ng pader. Nagagalit sa kanya ang mga Hudyo at gusto nilang patayin si Pablo. At ang ginawa ng kanyang mga alagad, inilagay siya sa tiklis. Di ba? Alam niyo ba yon? Nabasa niyo na ba? Inilagay siya sa tiklis at idinaan siya sa butas ng pader. Nakaligtas doon si Pablo. At hindi lamang si Pablo, mga kapatid, pati na rin si David through a window as well. For Samuel chapter 19, isang gabi, binabantayan ni Saul ang bahay ni David at balak patayin kinabukasan. Pero alam niyo ba na si Mikol na kanyang asawa, sabi niya sa kanya, kailangan mong umalis ngayon din kasi bukas na bukas, papatayin ka nila. Kaya ang ginawa ni Mikol, pinadaan niya si David sa bintana marahil tumalon ito. Tatakas sa isang kapamakan sa pamagitan ng pagdaan o pagtalon sa bintana. David escaped from his enemies. As we read this psalm, we notice four assurances that kept David going. Una po, David knows that God sees or watching. Alam ni David na nakatingin ang Diyos sa kanya. Kaya ang ginawa po niya, nanalangin siya. David needed to be defended and delivered. His enemies were lying about him. Sabi ni Warren Worsby, suffering is hard to take when you haven't seen. Totoo naman, di ba? Mahirap tanggapin ang isang pagdurusa na alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginawang masama. Wala kang ginawang masama tapos nagdurusa ka. Mahirap po yon. Alam ni David na nakatingin ang Diyos sa kanya.